Hello guys, nandito na naman tayo para turuan ko kayo ng tamang way at mga step kung paano maglaro ng NU Origin 2. So nakikita nyo, nasa Lorencia ako. Ito ang character ko guys, Mage. And then my backpack. What's this? Stick, diba? Okay, let's start. Doon sa mga newbie, sa mga beginner, ang tangin nyo nang gawin is tapusin lahat ng quest, mga task sa dungeon, at kung ano pa na dapat niyang magawa dito sa games. Then gusto ko yung share sa inyo yung technique ko kung paano ko siya nilalaro. Kung makikita nyo dito sa right side, sa taas ito, ayan, diba, nandyan yung reward, rank, bonus, event, social, grand sale, market, abyssal realm, dungeon, treasure, and store. Diyan ako nagsisimula kagad. Then, reward. So, umpisa, pagpasok mo, actually, per event yung reward na yan. Hindi laging may ganyan. So, sa reward, makikita nyo, ayan, total top up. Kapag nakapag top up kayo ng 450 diamond, makukuha nyo itong nasa taas. Ayan. Yan yung top up guys. Actually, na-consume ko na yung 99 USD, 3.99 USD, and 9.99 USD. Converted na yan into peso guys. So, click natin yung 90 diamond. Ayan guys. Kita nyo, 90 diamonds. Ang price niya is 49 pesos. Pero may tax yan guys na 5 pesos, mga ganun. And then, ayun. Pag kininik niya yung top up, buy, yun. Yun na. Ibabawas na niya sa load nyo. So, dapat may load kayo. Depende kung magkano yung iaano nyo. Ia-avail nyo. Then, this is MU VIP. Dito naman guys, kung makikita nyo, VIP 4 na ako. Bawat VIP merong designated privilege. So ayan. Tapos pwede nyo rin mabili. Pwede nyo rin mabili yung mga nakasale dyan. Then may makiklaim din kayong mga bonuses, mga reward. Gaya nito, yan, na-claim ko na yan hanggang VIP 4. So VIP 5, ayan, no, claim at VIP 5. So ang laman yan is ito. Okay guys, tapos na tayo dyan. Ito naman, lumalabas to kapag naka-idle kayo. So depende sa tagal na idle nyo, may mga lalabas na item dyan na ibigay sa inyo. Usually kasama dyan pati XP. Ayun, sa reward, yun nga, top up, then log in. Yun, per day 2 guys, na-claim ko na yung day 1 hanggang day 4. Kung nakikita nyo, claim na. So, ang natitira na lang is day 5 and day 6. Bago matapos yung event. Hanggang day 6 lang yung event guys. Itong, rewards nila. So, tapos na tayo dyan. Next is rank. Sa ranking guys, dito sa power, makikita nyo yung top 10 sa pinakamalalakas sa server nyo. Depende yun sa battle points nila. Pwede nyo rin silang i-worship. Itong 10 sa amin is na-worship ko na. Ayan guys, so, worship. So, umpisa gawin nyo yan. Kasi, lalo na sa mga beginner, kasi
mataas ang binibigay ng XP nito. Maganda to para sa mga newbie dahil madali kayo makakapagpa-level pag winorship niyo sila. Ganun. Ayan, no? Today's worship chances. 10 by 10. May rank? Wala. Hindi pa ako sali dyan. Kasi, ayan, itong pinakamalakas sa server namin, guys. 230,000 BP. So, ayan. Alliance Valhalla. Next is level. Ayan. Dyan may level. Kapag nakapag-worship na kayo, sa kahit ano dyan, sa leaderboard, is hindi nyo na sila pwedeng ma-worship pa sa ibang mga field. Gaya ng level, arena, demon's tower, or kahit ano pa. So, ayan. Level, arena. So, yung arena, yung PvP. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, guys. Demon's tower. Wings. Ayan, yung pinakamalakas na wings dito sa server namin. And my wings is on rank 41, guys. So, kasali yung wings ko sa ranking. So, pang rank 41. Ayun. Ito yung wings ko, guys. Actually, itong ranking is hanggang top 50 lang, guys. So, yung wings ko is nasa rank 41. Stick. So, PK. Ito yung malakas mag-PK sa server na to. Sigil. Ayun, ito yung pinaka mataas ng sigil sa server na to. Sa Abyss, cross server, yung pinakamalakas is nasa server 21. Ang battle points niya is 316,000 PP. Taas, no? Siguro gumastos yan ng malaki, kaya ganyan yan. Ayun. Okay, tapos na tayo dyan, guys. Next is bonus. Sa bonus, ito, sa umpisa, sa paglalagin nyo, makikita nyo may mga red period to. So, claim nyo lang lahat, guys, sa mga nandito. Ayun. Tapos ito pa technique, guys. Nakikita nyo to, precious bonus. Maganda kung bibiling nyo to. Lalo na sa mga newbie. Kasi nagbibigay ito ng 150 pink diamond per day. And bibigyan kayo up to 30 days. So, kapag tinotal nyo yun is 4,500 pink diamond. Tapos, ma-avail nyo to 300 pesos, something like that. Ayun. Tapos may kasama na rin tong blue diamond. So, hindi na masama, di ba? At least, hindi kayo mawawala ng pink diamond per day. Kasi may makiklaim kayo for 30 days na 150 pink diamond. Ayun. Yun lang. Share ko lang, guys. Kasi, after nyo ma-avail to, tapos na yung validity, mag-resume ulit. So, pwede nyo siyang i-avail ulit. No? Ganun. So, isa yan sa mga technique, guys, para hindi kayo mawala ng pink diamond. Okay, tapos na tayo sa bonus. Ayun, ka-idol kasi yung character ko. Wait, team invite. Pag may nakita kayong ganito, guys, team invite, click nyo lang yan. So, tignan nyo kung ano yung ini-invite niya sa inyo, Iron Blood Pot. Tapos na ako dyan, eh. Ayun lang. Maganda makipag-party kayo sa ibang mga player, guys, lalo na sa mga malalakas. Kasi para mas madali kayong mag-level up. Ayun, meron na naman, pero mamaya na yan. Event tayo, guys, event. Ayun. Itong event, yan, nakita nyo yung red period. Dito sa event, Iron Blood Pot daw, sabi. Ang available para sa event na to. So, view natin. So, nakikita nyo, entry times ko, times 2 na. 2x2. So, ibig sabihin, tapos ko na siya. Pwede ako pumasok dyan ulit. Kaya lang, wala na ako marireceive na reward. Ganun. Pwede kayo pumasok nyo pa ulit.
Pero sayang lang din, diba? Kasi wala na kayo, wala na kayo ma-receive na reward after nyo makonsume yung dalawang beses na pagpasok. Ayun, World of Boss. Yun, bantay-bantayan nyo yan lang. Hey guys, nakita nyo yung mga X na boss. Ibig sabihin, patay na sila. Natalo na sila. So, mag-resume yan. Hindi lang ako sure kung how many minutes, kung kailan sila mabubuhay ulit. Pero once na nabuhay sila, kalabanin na sila kung kaya nyo na sila talunin. Dahil nagrelabas sila ng mga reward na magaganda. Yan, mga item, ganun, na pwede nyo ibenta sa ibang character, hindi para sa inyo, o kaya pwede nyo magamit. Basta, magaganda yung mga binibigay nila item, lalo sa mga malalakas na boss. Okay. Ayan. So, yung sa baba ko, Devil Square, tapos ko na. Blood Castle, tapos ko na. So, ayun. Next is VIP Altar. For VIP 3, ayan, Abyssal Altar, pwede nyo mapasok. Kaya lang, may bayad dyan guys. Ayan o, 20 diamond. And there are no bosses correctly. Ay, currently. So, wala tong boss. So, sayang lang, mapasok tayo dyan. Okay, next is Daily Quest. Ito guys, quest lang kayo ng quest, task lang kayo ng task, dungeon, kahit ano pa. Gawin nyo lahat para mabuksan nyo lahat ng box nito. Kasi bawat box guys ay may binibigay na mga rewards. Ayun. Ito yung mga list kung gusto nyo ng guide. Ayun. Realm, Toon Event, ito yung sa cross server guys. Crystal Mine, mamayang gabi pa yan, 10:30. Ito, Abyss Bounty, mamaya, mapasukin ko yan guys. Pero another video na yun. Ayun, for crossover tong event na to, yung Realm event. Okay, tapos tayo dyan. Next, social. Ayun, makikita nyo yung bawat mga page nila sa Facebook, YouTube, and pwede kayo makipag-contact kay GM through email kung saan may mga problema kayo. Ganun. Tapos, itong grand sale. Ayun, limited offer coming soon sa aming purchase. Ganun, wala din. So, for now, wala silang a grand store. Walang, ayun guys. Next, Abyssal Rim. Ayun. Open yan, enter map. Pag pinindot niyan, ayun, ito pala yung dalawang available na lugar, yung Island of Prison and Eldeland. World map, arena map, area map. Okay. Ayun, nasa Lorencia ako guys. Next is dungeon. Ayun guys, dungeon. Yan yung mga boss na kailangan mo talunin. Tapos, challenge times, 5 times yan guys. So, pag magcha-challenge kayo, lagi kayo mag-heal para may orange diamond, may orange item na kasamang malalaglag na pwede nyo makuha. So, pag may raid nyo yan guys, mag-coupon ako eh, pero may bayad yan, 20 pink diamond. Gagawa ko ng video para dyan guys, para makita nyo. Okay, yun, daily dungeon, nandyan yung XP dungeon, gawin nyo yan, tapos gamitan nyo ng 3 times XP or 2 times XP, then Zen dungeon, tapusin nyo rin yan para sa mga Zen, sa mga gold, kasi kakailanganin nyo yun pagdating ng araw pag malakas na kayo. Party dungeon, ayun, ito yung mga party dungeon na ano, dapat nyo rin pasukin yung kalima makakapaglaglag yun ng mga magagandang item gear na pwede nyong isuot, yung may mga shiny guys kung nakakita na kayo ng ganun. Tapos spirit ruins, para yan sa ano, spirit guys, sa spirit nyo, para ma-upgrade nyo siya. Ayun.
Tapos ano rin yan, grupo din yan, kailangan mas maganda ko 3 to 5 group kayo. Ay hindi, 3 to 5 person kayong papasok dyan. Ayun. Tapos Demon's Tower, ayan, gawin nyo rin yan guys para sa ano, para sa feather, kasi pwede nyo i-raid yan araw-araw. Tapos mabibigay yan ng madaming feather and hawk spark. Depende kung gaano na kalayo yung naabot nyo sa tower. Ayan, event reward. Ayun. Yun guys, sa mga newbie, gawin nyo yan. Importante yan, dungeon. Nakabukas yan kagad kahit sa mga newbie. So, treasure, ito, oras to. Pwede kayong makapag-spin ng free. Pero spirit treasure nga lang siya. So, ngayon, wala akong free. Tapos, kung gusto ko mag-spin, kailangan ko magbayad ng 200 pink diamond. Kaya lang ayoko. Actually, nakakuha ako ng magandang spirit dito guys, kahit hindi ako gumagastos ng pink diamond. Basta mamaya ipapakita ko sa inyo. Hindi naman kailangan expense yung pink diamond ni dito, kasi minsan sayang lang pang kinakuha. Tiyaga lang dun sa free skin. Ayun. Dito naman sa Dragon Lord Treasure, pwede nyo makuha ito guys. Kung mag-spin kayo at mag-expense kayo ng diamond. Ito, maganda ito guys. Mount to. Ever Nightmare. Para siyang gorillang malaki. Basta maganda. Ito ang gusto ko eh. Pero nang inayang kasi akong gumasas ng diamond. Dito walang free guys sa Dragon Lord Treasure. So kailangan mo talaga gumastos ng pink diamond, 200 pink diamond. Pero saka na, okay guys, tapos na tayo dito. Next, store. Ito guys, store. Dear guest, ayun, welcome. Diamond store. Pag may blue diamond kayo, pwede nyo gastosin dito. Ito yun. Ito yung mount na binili ko dati guys. Blazing Roar permanent. Yan. Kung makikita nyo dyan sa ano ko. Sa character ko. Yan. 999 diamond yan. Ang presyo naging 500 plus. Pesos. Ganun. Ayan. Mas pwede rin kayo makabili ng medicine. Then, gem type. Thank you for coming. Pink diamond. Sa pink diamond, ito yung pwede nyo mabili. Pero wag lahat dito. Wag kung ano-anong bibili nyo guys. Mas maganda ko yung pink diamond nyo sa umpisa gastusin nyo sa feather, rock feather. Pwede nyo siyang bilhin by 100, yan yung maximum niya per day. So ang price niya is 500 pink diamond. Pero ngayon hindi ko yung priority. Ang priority ko ngayon is itong gem maya, kasi nagpapataas ako ng stat. Basta, another video yun guys kung bakit ako nagpapataas ng stat. Okay. Next. Ayun, sa mga newbie, feather muna guys. Wag kung ano-anong bibili nyo dito. Para mas mabilis mag-upgrade yung wings nyo. So, wings kasi yan. Tapos, pwede rin kayo makabili ng medicine, flux. Ayan, meron yan. Designated, intelligent, Angie, and stuff. Stamina, then gem type, tapos sa gold. Our pharmacy has everything you need. Nyo, life potion and mana potion. Kapag bumili kayo guys nito, ang gawin nyo is i-max nyo na. Tapos buy, ganun. Hindi naman maubos yung gold nyo kasi mura lang naman to. Pero yan, lalo na yung mana, madaling maubos yun lang. Maging mag-skill palagi yung ano mo, yung character mo, at lahat ka nagko-quest, nagtatas, mga ganun, daily event, mga ganun. So, Alliance Shop. Hey, ayun, sa Alliance Shop, I have all the treasures of the War Alliance. Skin na to, parang Blazing War, kaya lang 200,000 Alliance fund siya. Actually, ito nakukuha to sa first top up guys, kaya kahit hindi nyo na pag-ipunan to.
ng 200,000 Alliance Points. Ang gawin nyo sa umpisa, ito, lalo na sa mga newbie, itong billing nyo. Guys, para madaling mag level up at mag rank up yung mount nyo. Kasi ito yung kailangan. 1,000 lang yan, guys. Lahat ng ano nyo, Alliance Points, iubos nyo rito sa umpisa. Then, hingin niya susunod ito. So, ganun din. Yun muna, itong dalawa, yung Edemon Glyph and Edemon Sigyan. Tapos, kapag pwede na magsuot ng mga ano, mga item yung mount nyo, ito naman ang bibili nyo, parang ipapakain nyo sa kanya. Ayun, yun lang yung share ko sa inyo. Huwag kayong bibili ng kung ano-ano dito, kasi sayang lang yung Alliance Fund. Then, pwede rin kayo makabili ng gem. Gaya nung sa iba. Tapos sa Warrior Shop. Ayun, sa Warrior Shop. Sa umpisa, lalo na sa mga newbie, ito ang dito nyo i-gastusin. So, pag naka-ipon na kayo ng 500 Warrior Fund, dito nyo gastusin. Tapos, ubusin nyo lahat to. Ito yung ultimacy. Ito yung mga second skill nila, guys. Na pwede nyong i-equip sa character niya. So, next is Majesty Shop. Ito guys, diamond na to. Mahal itong mga to. So, yun. Hanggang dito lang yung sa store. Lahat yun, kasi okay na guys. Lahat yun sa mga newbie. So, tapos na tayo sa taas, diba? Hanggang store. Ito, invite naman ako, spirit rolling. Pero mamaya na yan. Map. Yung map guys. Sa map guys, dito makikita nyo yung map ng buong Lorentia. And then makita nyo tong drop preview. Dito nyo makikita kung ano yung pwede nyo makuha doon sa lugar na yon. So, dito sabi, pwede mo makuha yung blessing gem. And then, yung iba pa. Yung ibang mga nagpo-farm guys, dito sila tumitingin. Halimbawa, world map. Tapos, punta ka ng Atlant. Ayan. Sa Atlant, guys, pwede nyo makita kung ano yung pwede nyo makuha. Ito, Emperor Stone. Ito, Emperor Stone, sa mga newbie, kailangan nyo to. Dahil kailangan to para makombine nyo yung mga gear nyo. Yun. So, ito, pwede nyo ma-farm dito sa Atlas. Ganun lang. Pindutin nyo lang lagi, pindutin nyo lang tong drop preview para makita nyo kung ano yung pwede nyo makuha dun. Ayun. Tapos na tayo sa map. Tapos, sa backpack. Backpack naman. Ayun guys. Nakita nyo ba yung mga item ko? Meron diyang kulay pula, di ba? Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin ng mga kulay pula na 'yan, ito. Hindi pa siya ano sa akin, compatible. Ayan oh, nangangailangan siya ng agility na 596 at kulang pa ako ng 74. Then yung isa ay stamina 795, kulang pa ako ng 85. So hindi siya ano, hindi pa siya compatible sa akin. Pati itong boots, rank 8, Earthling Soul boots. So, ganun din. Agility, kulang pa ako ng 8. So, ang tanong, bakit nasuot sila? Yun, guys. Abangan nyo yung ibang video ko para dyan. Isa yan sa mga technique na gusto kong i-share din sa inyo. Kung paano kayo makakapagsuot ng mga high level gear na kahit hindi pa sakto yung stat nyo para dun sa mga gear nyo. Kung gusto nyo namang i-sort itong ano nyo guys, inventory nyo, pindutin nyo lang yung sort out. Ayan, mag-arrange nyo yan dyan. Tapos warehouse, dito pwede kayong mag-keep, magtago ng mga item na kailangan nyo. Yan guys, oh, dami ko mga pula. Kasi hindi pa yan pwede sa akin. Tapos,
tago niya lang dito yung mga gusto niyo itago. Extra ano yan, extra inventory yung warehouse. Pero napupuno rin yan, guys. Kaya yung ginagawa para hindi rin kayo mapunuan dito sa inventory niyo. Ito yung sasabi ko sa inyo, guys, na nadadrop sa kanina. Yung mga shiny na item na may nakalagay na ganyan, Ruby Comprehend Defense. Yan yung mga po. Kung makikita nyo yung stat niya, guys, excellency stat. Magaganda talaga kasi rare item yan. Kaya lang, hindi yan nakocombine at hindi yan na-upgrade. So, yun lang. Napa-flash siya. Na-upin, ganyan, pero hindi siya nakocombine. So, hindi napapataas yung rank yan. Na kapag kinumbay mo, magiging rank 8 yun, eh? Hindi. Hanggang dyan lang siya. So, wala kang choice. Pag hindi mo na siya kailangan, i-horcox mo na lang siya. Ito yung horcox, guys. So, hindi ko kailangan yan, kaya horcox ko na lang. So, hindi nyo kailangan i-sell or ano, dito nyo itapon lahat sa horcox. Additional BP din ito, guys. Ito yung parang umiikot sa buong character mo. Ayan. Evolve, ayan. Ano to, parang ano mo to, ano bang tawag dito, basta ito yung ako, Royal Magister, tapos Diviner. Magiging Diviner na ako kapag na-reach ko na yung level 359, then kakailangan ko ng Elemental Spirit, 225 Elemental Spirit. Then ito yung Sigil, rank 8 na rin yung Sigil ko. Lion, then title. So, ito yung title. Ang title ko is Lord of Spirits. Okay. Ito yung stat. Ito yung mga stat, guys. Wait. Ito, sabi dito sa pula kong gear, kailangan ng 596, diba? Tsaka stamina na 795. 596 na agility. So, kulang yung agility ko, guys, diba? Kaya naging pula siya. 522 lang. Tapos sa stamina, sa ista, 710 lang. So, kulang talaga. So, hindi siya activated. Pero magtataka kayo, bakit suit ko siya, diba? So, abangan nyo yung video ko tungkol dyan. Okay. Back na tayo. Ito yung sasabi ko sa inyong mount ko, guys. Blazing Roar. Baboy ramo yan. Ayun. Tapos, ito yung quest. Tapusin nyo lahat yan, guys. Ito, sa main, yung main ko, kailangan ko pa ng 350 level. Tapos, yung daily quest, yan, tapusin nyo rin yan. Tapos abyssal, ayun. Tapos ito yung mga designated na ano sa character, guys. Pero gagawa ko ng video about yan. So sa ngayon, ito ito na lang muna, guys, ang i-share ko sa inyo, lalo na sa mga newbie. So it's better if you watch this video kasi sana makatulong to sa inyo, lalo na sa mga newbie. Ayun, guys, see you on my next video and thanks for watching. Bye.